Good morning po sa inyong lahat. This is Rafi Gutierrez. Kumusta kayo? I hope that everybody is safe and sound in their homes. Para dun po sa lahat ng mga frontliners, mabuhay po kayo sa inyong pagiging bayani sa mga panahon na ito ng napakatinding pandemic na nangyayari sa buong mundo. So ngayong umaga po, gusto ko lang mag-share sa inyo. Galing po ito sa Department of Information and Communication Technology, mga cyber guidelines on how to stay cyber safe. Alam naman po natin na kahit sa mga pagkakataong ito, marami pa rin pong mga mapansamantalang mga tao na nagte-take advantage sila nitong delikadong panahon, pati sa online, nag-take advantage sila na mag-hack at gumawa ng mga iba't ibang klaseng cybercrime. So gusto ko po i-share itong sinare po ng DICT nung last week or almost 2 weeks ago para po sa kapakanan nating lahat pag tayo ay nagsusurf online or sa internet. So ito po ang ating official na tinatawag na tips on how to be cyber safe, and there are 10 tips that I'm going to share with everyone today. Sana po matutunan po natin ang mga bagay-bagay na makakatulong sa atin manatiling safe while we are online. So ang pinakaunang tip po, yung pinaka-obvious sa lahat, is secure your gadgets. So anong ibig sabihin nitong secure your gadgets? Dapat huwag natin pong iiwan kung saan-saan yung mga gadget natin. At panatilihin pong naka-auto-lock or may naka-activate yung auto-lock para pag sakaling naiwanan nyo, hindi siya makikita ng basta-basta ng kahit sinong maaari na sa paligid. No? So itong cyber tip number one, syempre, ang pinaka-safe way na hindi mahulog sa maling kamay ang ating information ay hindi dapat ito madaling manakaw or madaling makita ang mga information natin. So hindi ko sure sa ibang mga platform, pero kung hindi naka-default yung auto lock screen sa inyong phone, please make sure lagyan niyo ng i-activate niyo yung auto lock niya. Okay? So yun po ang cyber tip number one, is secure your gadgets. Huwag po nating panatilihin kung saan-saan lang, lalo na pag nasa public. E ngayon naman, karamihan sa atin nasa bahay naman, so okay lang. No? So, ayan po yun. Number two, use trusted software. So, ang use trusted software, ibig sabihin yan, yung mga software na i-download at i-install natin sa ating mga gadget ay galing po sa mga trusted na site at trusted na mga website. Hangga't maaari, huwag tayong mag-download ng mga pirated at mga apps or software na alam nating galing sa mga source na hindi kapanipaniwala yung origin nila. For example, yung mga tinatawag nating pirate sites, no? So karamihan po kasi, almost 90% ng mga pirated software at hindi galing sa legitimate na mga companies, meron kasamang malware yan or virus. So, delikado po ang gumamit ng software na hindi po galing sa trusted site. So, paano ating malalaman? Pwede na nyo i-check kung saan po galing yung website, kung legitimate po na galing talaga doon sa, kunyari, Microsoft yung dina-download. Make sure Microsoft, sa Microsoft website talaga kayo or sa mga Microsoft approved na websites. Marami naman pong mga legitimate at mga site na pwede nyong pagkatiwalaan na pwede kayong kung saan pwede kayong mag-download ng mga applications. Pangatlo po, number 3 is to install anti-malware or antivirus on your devices. So, hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon marami pa rin mga tao ang hindi nag-i-install at gumagamit ng antivirus at anti-malware na software.
So ang purpose po nitong mga anti-malware na software, para po kung sa kasakali lang na meron kayong ma-install or ma-download or ma-activate na file or program na may dalang antivirus, automatic po i-block nitong software or papatayin or ibuburahin nitong software yung application or yung nabuksan ninyo na document na may virus. So, napakalaking tulong po na mag-install kayo ng antivirus sa inyong mga computer. Kasi hindi natin alam, malay nyo, meron kayo napuntahang website, akala nyo legitimate website, hindi pala. So, doon sa pagkakataon na yun, meron kayong naklik, may napindot kayo, at biglang yun na lang, meron nang lumabas at na-activate na file na may virus pala na hindi nyo alam. So, yan. Delikado po yan dahil pwede na pong nanakaw ng hacker yung personal data ninyo, or binubura na yung mga file nyo sa hard drive, or sinisira na yung phone ninyo. So, marami pong pwedeng gawin ang mga malware or mga virus sa computer ninyo. So, para maging safe, mas safe po kayo, make sure meron pong anti-malware or anti-virus sa mga device natin. So, computer, mobile phone, tablet, lagyan nyo nung download. Marami namang mga free dyan. Pero mas maganda syempre yung mga paid for version. Yung pang-apat po na tips on how to be cyber safe, no? Ito, marami pong nakakalimot nito. Pag gumagamit po kayo ng public computer or kahit anong public device na nag-login kayo, make sure na mag-log off kayo pagkatapos at i-close nyo yung browser. Ano pong ibig sabihin niyan? Kunyari, nasa isang internet cafe kayo, nakikigamit kayo doon ng desktop, nasa gaming cafe kayo, nakikigamit kayo doon ng game machines para doon sa game ninyo, make sure pagkatapos yung gamitin, yung public na computer, mag-log off po tayo. Ibig sabihin po niyan, huwag nyong iiwan lang nakabukas yung screen, lalong-lalo na hindi pa nyo nalalog off. Kasi po, kung ganun, malaking chance yung susunod na user na gagamit itong computer na yun, makaka-login doon sa account ninyo. At dito po maraming nangyayaring yung pag-hack ng account or pag-change ng laman ng account. Kasi, so marami pong mga users na nanakawan ng kanilang information, lalo na pag galing sila sa public computer, kapag hindi nila or pag hindi ninyo i-log off at i-close yung browser. So tandaan po natin yung tip number 4, make sure you always log off and exit the browser when you're using a public computer. Yung number 5, yung panglimang tip po ay do not use public Wi-Fi for important transactions. So ang ibig sabihin po ng cyber safe tip na ito ay kung ang gagawin po natin ay online banking, magta-transact po ng mga financial information at very sensitive personal data na kailangan natin mag-login sa isang online website or portal, hanggat maaari, gamitin natin ang data na galing sa phone natin or Wi-Fi po sa ating mga tahanan. Ang problema po kasi ng public Wi-Fi, kahit na may password yan, ay very vulnerable po yung information sa mga hackers. IT practitioner po ako, Microsoft Certified Trainer po ako, at sa akin pong knowledge as an IT practitioner, as an IT person, talagang very, how should I say, hindi naman madaling i-hack, pero kung talagang merong gagawa ng paraan para ma-hack yung mga account ninyo na may sensitive information, ang pinakamadaling paraan ay i-access yung account nyo kapag naka-connect kayo sa isang public Wi-Fi at meron ding hacker doon. Na-demonstrate po yan. Pumunta kayo sa YouTube at saka mga video streaming sites about hacking, makikita ninyo yung mga hacker kung gaano kadali na mag-access ng device ng ibang tao na nakaka-connect sa public Wi-Fi.
So, hindi ko po sinasabing wag kayong mag-connect, no, kung hindi naman masyadong sensitive yung data, kung nag-Facebook lang naman kayo or naglalaro ng game, unlikely naman na pagtitripan yung account ninyo, no. Pero kung kaya naman, kung may sarili kayong data plan, kung kaya niyo maghintay hanggang sa bahay at gusto niyo mag-transact ng pera or mag-access ng very sensitive information, try natin talaga iwasan ng paggamit ng public wifi. Mas nakakatakot pa po, lalo na yung mga public wifi na walang password. Yan ang pinaka unsafe sa lahat, no. So siguro sa pagkakataon ko ito, isi-segue ko lang sandali. Kaya kung meron kayong mga kapitbahay na nakikishare ng wifi ninyo, pakialam ninyo na yung mga nag-access ng wifi ninyo, kung meron siya nakakaintindi ng konti about IT, about networking, about IP address, ay may chance po yan na baka nagbabrowse yan sa mga device at pag nakita yung computer ninyo naka-online, hindi natin alam. So unless sobrang trusted ninyo yung kapitbahay nyo, or baka mag-anak rin naman ninyo yung kapitbahay nyo, okay lang. Pero pinaka-safe, kung gusto talaga ninyong mag-share dahil mabait kayong tao at Kristiyano kayo, ang pinaka-safe dyan is bigyan nyo sila ng sariling access point, gawa kayo ng ibang pangalan na pwede nilang i-access sa inyong wifi router. Yun ang pinaka-safe. Pero yung mismong ginagamit ninyo sa inyong mga tahanan, iwasan po natin ang pag-share po ng wifi sa lalo na kung natin kakilala. Kasi yun nga, sabi sa tip number 5, iwasan na natin, ingatan natin, kasi talagang delikado eh. Delikado talaga. Okay. Tip number 6. Ito, isa sa mga, siguro ito yung pinaka, one of my favorites dito sa 10 tips on how to stay cyber safe. Is, beware of online scammers that use email phishing and online ads. So, kung nag-surf po kayo ng internet, every so often, every now and then, may makikita kayo doon sa browser nyo, you've won ₱1,000,000. Please click here to redeem your voucher or your prize. Ganun. Or, nagbukas kayo ng email, may nakita kayong email, you've won $3,000,000. Please click on this email and ganun. Or, ito yung pinaka-dangerous sa lahat ng phishing. May makukuha kayong email galing sa isang bank. Akala nyo galing sa bank mismo. So pagbukas nyo ng email na galing sa bank, nakalagay doon, ipasok ninyo yung username and password ninyo para siguraduhin na hindi madideactivate yung account ninyo. Marami pong mga tao na nahuhulog or na naluloko ng email na yan. Yan yung tinatawag na phishing. Ang ibig po sabihin yan, may nagpapanggap na sila, kunyari ako, si Rafi Gutierrez, nagpadala ako sa inyo ng email or click nyo ito para mag-redeem kayo ng something. Pero actually, hindi ako yun. Akala lang nyo, ako yun. So, bago kayo magbukas ng email, bago kayo mag-respond or mag-click ng kahit ano, i-check nyo muna kung legit yan. Yung mga lumalabas na sa mga online ads, 100% ano yan, malware yan, may virus yan. Kung talagang nanalo kayo ng lotto, guys, hindi ganyan. Kasi di lahat ng tao nanalo na ng lotto, di ba? Okay. At ito yung isang very important point sa tip na ito, sa number 6. Ang mga establishmento po, lalo na ang mga financial institutions, mga banko natin, never, as in kailanman, hindi yan magre-request ng username at password niyo sa mga account niyo. Never nila gagawin yan. Kahit na mukhang BDO pa yung nagpadala or mukhang banko pa nagpadala, hindi sila magre-request ng email, ng username at password niyo. Tandaan po natin yan. So yan po ang cyber tip number 6. Alright. So, yung next na tip, yung number 7, is use a strong password. So,
isa sa mga pinaka madaling way to hack any account is kung yung password ninyo madaling hulaan. Okay? So, ang mahirap dito, may ibang mga tao na akala nila safe gamitin ang birthday, ang pangalan ng asawa, ang at-home address nila, or password na 123456, or ABCD123, or akala nila kaya nilang maging creative na imimix yung name at saka birthday. Ganun din yun. Hanggat maaari, huwag tayo gagamit ng data na pwedeng ng password na pwedeng mahulaan ng cyber criminal using public information about you. So, kadalasan naman ngayon, hindi na tumatanggap ang mga website ng mga simpleng password for your own protection. Lalo na ang mga banking institution natin, talagang may ni-enforce yan na policy on a strong password. So, baka iba dyan nag-iisip, so ano, paano ba gawing strong ang password? Ang strong na password, hanggat maaari, merong capital letter, merong number, at special character, and a mixture of those. And at least 8 characters. Sa panahon ngayon, na napakaraming cyber crimes na nangyayari, mas maganda na ang password ninyo combination ng special characters, ng capital letters at saka numbers and letters, no? So ang isang example na binigay dito, for example, capital Q, number sign, asterisk 5, small letter C, B, D, capital E, 4, 5. Yan, ganyan. Yan. Pag ganyan lang ang password ninyo, matatagalan bago mahulaan yan. So, kung ang paraan ng pag-hack ng account ninyo ay yung tinatawag na through password lang, brute force attack, madali pong mahihirapan po yung hacker kung yan lang ang tool niya. Kasi napakatagal bago niya mahulaan yung pattern, yung sequence ng password niyo. So, para sa inyong ano na rin talaga, kapakanan and safety, wag, lalo na pag sa mga bank account ninyo online, dapat talaga magiging komplikado para sa isang hacker ang password na gagamitin. So, yan po ang cyber safe tip number 7, use a strong password. Okay. Tapos ganun din, no, sa paggamit ng strong password, pag nasa online kayo, palagi log off para mas safe po yung account ninyo. Alright. Number 8 is protect yourself by covering your device's camera when not in use. So, marami pong hindi nakakaalam na ang mga cyber criminals ngayon, meron na silang way na i-activate yung video cam ng phone or ng computer ninyo kahit hindi nag-on yung ilaw. So, napaka-unsafe niyan kasi pag bukas yung camera ng device ninyo, pwede pong i-manipula yan ng mga hacker, mga online criminals. So, nakakatakot kasi akala nyo the whole time na wala lang, pinabayaan lang yung naka-on yung nakabukas yung camera ng device niyo, hindi nyo alam, nire-record na pala yung nangyari sa loob ng kwarto kung nasaan yung device niyo. So, without going to unnecessary detail dahil magiging iba na yung topic, para sa inyong peace of mind, diba? Lalo na kayong mga mahilig na nag-iiwan, nakabukas yung computer nyo online, sa loob ninyo mga kwarto, okay, mga phone nyo, nakatumang mo lang dyan, nakaturo kung saan-saan, mas
safe po na takpan po yung camera, lalo na yung front cam. Okay? So, tandaan natin, may mga ways to take recordings without even activating the light na mag-indicate na ginagamit niya. So, no, para maiwasan kung ano man yung dapat hindi makita ng... Tandaan natin guys, ha, isang beses lang ma-upload ang isang video, isang picture na hindi dapat makita ng marami, nandiyan na yan forever. No? Kahit anong delete ninyo, kahit anong... Once online, always online. Sa cache na yan, somebody probably downloaded na for their own use or pang-blackmail sa inyo. So, remember tip number 8. This is very important. Okay? Always cover your devices, front camera or camera pag meron sa likod, yung back cam ninyo. Number 9. Okay, kung ayaw nyo magsisi, pag may nangyaring sakuna sa inyong gadget, back up your data. So, guys, siguro sa almost 20 years ko ng IT practitioner, ang isa sa mga pinakamasakit na nakita ko, second to yung mga nananakawan ng information because of hackers, yung mga nagpabaya na hindi nag-backup ng data. Meron akong kilala, isang tita ko, yung desktop PC niya sa bahay, no? Nandoon pictures of her family, friends, siguro 5 years worth of pictures, thousands and thousands of pictures. Isang araw nag-crash yung hard drive niya. And yun, sa isang iglap lang, lahat ng memories, lahat nawala. May backup, wala. So marami ng ways to backup data, hindi lang nung araw kasi you're subjected to buying an external hard drive or a flash drive. And medyo mura na yung mga yan ngayon, di ba? Kahit magkaroon ka na ng isang backup, no? Just for your safety of mind or peace of mind. Pag may nangyari, alam mo, may nawala man, hindi taon, hindi buwan. Siguro araw lang, oras lang. Okay? So always back up your data. And lalo na pag sobrang importante yung data mo, like yung data na hindi pwedeng mawala. Diba? May mga magtatanong, Rafi, baka naman di safe mag-backup online. Then, make sure yung mga online tools na, online backup tools, ganun din, merong two-form authentication, then use a strong password. Marami namang ways eh, pero ang importante, pag yung data ninyo hindi pwedeng mawala, i-backup nyo yan. Kahit na gumastos kayo ng additional 3,000-4,000 pesos sa isang very solid na external hard drive na hindi basta-basta masasira. Diba guys, napakasakit, diba? Ito ikaw, ang dami mong mahilig ka mag-take ng pictures, save ng data. Then, isang araw, nag-crash yung computer mo, yung phone mo, yung tablet mo. And sa pagkakataon na yun, lahat ng memories mo na pictures ng pamilya mo, anak mo, asawa mo, mga kaibigan mo, wala na lahat. Documents, sipin mo hard work, ng mga pinaghirapan mo na thesis, na paper, kung ano man yan, na video, wala. Could have prevented this by spending just a little bit more every month and being very mindful na mag-backup ng data. Okay, now, kung di importante yung data sa computer mo, kunyari, game lang naman yan, o yung game na pwede mong ulitin. Ako nga, pati mga games ko naka-backup eh, kasi imagine, may mga games, di ba, para makaabot ka dun sa pinaka-final boss, aabot ka ng 50 to 60 hours. Tapos, may mangyari sa computer mo, boom! Ulitin mo na naman yun. Di ba, parang, oh my God, di ba? So, dapat isipin nyo kung ano yung importante, palagi may backup. And, kung talagang importante, dapat yung backup mo rin, may backup rin yun. Hindi mali na yung backup mo mismo, meron ding backup. So, nyari, dalawang hard drive mo, di ba? So, God forbid, may mangyari dun sa unang backup, may isa ka pa, di ba? So, siguro meron akong share na story, meron akong friend, lumabas siya minsan saka para mag-grocery, dala niya yung laptop niya at yung backup niya at yung backup ng backup niya, okay? So, dun sa pagkakataon na yun, ninakawan siya. Pinasok yung kotse niya, kinuha yung bag niya,
yung computer niya, yung backup niya, at yung backup ng backup niya. So, lahat ng data niya, pati yung backup, nawala rin. So, huwag niyong gagawin yun, okay? Yung backup dapat nag-stay lang sa isang place na mas maganda, fireproof, para heaven forbid may mangyaring fire, diba? Safe pa rin yung data niyo. So, minsan, kailangan ng konting mindfulness paano natin handle din yung backup ng ating mga gadget. Okay. So, the 10th and final tip, ito yung dito magwawakas ang aking video ngayong umaga, is to keep yourself updated sa mga nangyayari online about cyber security information. So, mag-check po kayo, no? Punta po kayo sa dict.gov.ph para sa mga karagdagang information about online, how to be cyber safe online, and for cyber safe tips. So, wish ko po sa panahon na ito ng gumagrabing and hopefully tumigil na yung paggrabe nitong COVID-19 pandemic, huwag dumagdag ang sakit ng ulo natin, dahil diba, meron ng kumakalat na biological virus, tapos ngayon na lalo pang naging problemado ang buhay mo dahil sa isang digital virus, no? So, huwag na natin dagdagan ang sakit ng ulo ng government, dahil 'di ba, meron tayong nabuksan na file na nag-create ng naman digital pandemic. So, please, nakikiusap po ako sa lahat po ng mga Pilipino everywhere, let's practice what the Department of Health is telling us to stay safe from the COVID virus. And I'm also hoping that all of us take into consideration as well cyber safety tips and our cyber hygiene tips, so that our accounts, our online information, our data, our privacy is kept secure and intact. Hindi naman po mahirap gawin ito, konting mindfulness lang. Okay, so recap, bago ko mag-end, tips on how to be cyber safe: secure your gadgets, use trusted software, install malware antivirus, do not use public Wi-Fi for important transactions, make sure to log off when using a public computer, beware of online scammers and phishing attacks, use a strong password, protect yourself by covering your device's camera or cameras when not in use, backup your data, and stay abreast of what's going on in the cyber world. This is the unofficial DICT video I'm making from home, na sana po makatulong sa inyong karagdagang kaalaman about how to stay cyber safe online. Maraming salamat po. This is Rafi Gutierrez, signing off for today.